Hey guys, it's your girl Judette and welcome back to my channel. So if you're new to my channel, please don't forget to hit the subscribe button and the bell button beside for you to be notified whenever I upload new videos. So for today's video, I will be sharing with you my holy grail makeups for Drugstore. If you wanna know the products that I'll be showing you, then please keep on watching. Share ko nga sa inyo yung aking holy grail makeup, pero this time, puro Drugstore ipapakita ko. Kasi guys, ang hirap mamili ng from Drugstore to high-end. Kasi meron ako talaga mga favorite na, for foundation, meron ako favorite sa Drugstore, meron din ako favorite sa high-end. So, ang hirap guys, diba? Sana maintindihan nyo, and gagawa rin ako ng another video for my holy grail makeup, high-end naman. Ang ipapakita ko sa inyo ay, of course, yung unang ginagawa ko sa face ko, which is, nagsispray ako ng hydrant mist. Parang setting spray din siya, pero before makeup, naglalagay pa rin ako. So, ito yon. This is in the brand Top O. So, ito yung aking current na Holy Grail na facial spray. Na serum yung ating gagamitin. I have here three variants na meron sila. Pero ang gagamitin ko ngayon is yung snail serum and tomato extract. So, and siya. Lagay ko lang yan all over my face. For the primer, ang aking holy grail na makeup is this NYX Angel Veil na primer. So, ito sobrang, girl, almost kada gumagawa ako ng makeup, laging ito yung aking primer. Kasi, although medyo pricey siya ng konti, pero ang ganda kasi ng performance niya, napapatagal niya yung makeup sa face ko. So, for the foundation, ang gagamitin natin ay dalawang products kasi, girl, sobrang hirap talagang maghanap sa vanity ko ng isa lang na foundation kasi sobrang dami talaga. Pero for me, itong ipapakita ko sa inyo, sila yung pinaka nag-stand out talaga sa akin. So, ito yung Flormar Matte Touch Foundation. Ito, favorite ko to talaga. Nung unang beses ko siya nagamit, like, sobrang nagsisi ako bakit napatagal ko pa siyang i-review. So, etong isa is yung LA Girl Pro Coverage Foundation. So, ipag-mimix ko sila kasi ang maganda dito, ito, matte foundation. And then, ito, meron siyang illuminating effect na ganap sa face. So, pag-mimix ko sila para perfect yung kanyang finish. Tapos, i-blend ko lang siya using my favorite blender. So, ito yung Beauty Blender. I-blend lang natin siya. And diba, meron pa siyang illuminating effect pero full coverage yung kanyang finish. Kasi nga, yung ating Flormar na matte foundation, full coverage yung binibigay niya. And then, itong illuminating, medium, light to medium coverage, pero yeah, no, nakita mo, girl. Meron tayong healthy glow sa face natin. Yung aking mga blemishes, natakpan na talaga niya, as in. Kahit di na nga tayo mag-concealer eh, pero for the sake of this video, mag-concealer pa rin tayo para malaman nyo kung ano yung holy grail concealer ko. Yung nag-stand out talaga sa akin ay itong tatlo na to. And yung una is yung Kill Cover Pro Artist Liquid Concealer. I'm in the shade 3BY. And then yung Fit Me na concealer. Ayan, 199 lang to. And I'm in the shade number 10. Tapos yung Age Rewind from Maybelline again in the shade light. So, ito, ang hirap talaga, pero ikakalat na lang natin sa face natin para girl. So, yung for our under eyes, ang gagawin natin or ang gagamitin natin is yung Kill Cover Pro Artist Concealer. Kasi, talagang ito, sobra to. Sobra akong magbigay ng coverage talaga siya. So, ito, dito naman, sa mga ganyang area. Ayan, dito sa nose, para hindi sobrang kapal. A little goes a long way dito, kaya sobrang konti lang nang nilagay ko. Tapos, for the age rewind naman, dito na lang sa chin area natin. So, there, i-blend na natin siya. So, girl, syempre, isiset muna natin ang ating face. Of course, yung favorite ko ay yung Coty Air Spawn. This is in the shade Naturally Neutral. And gusto ko rin yung translucent extra coverage. Pero ito kasing Naturally Neutral, mas may nagbibigay siya ng coverage sa face natin. Kahit hindi na natin kailangan ng additional coverage, ito pa rin yung gagamitin natin. Areas na madaling mabura yung ating mga makeup.
Although guys ha, itong mga makeup na ginamit ko so far, lahat walang nabubura agad. As in, hindi sila humuhulas agad-agad. Hayaan lang muna natin siya na ma-bake dyan. Maglagay na muna tayo ng ating eyebrows. So, ang aking holy grail na eyebrows ay itong BYS Brow Gel. Ayan siya. And this is in the shade brunette or number 1. Ito guys, sobrang tagal na kasi sa akin ito. Pero hindi pa rin siya nade-dry. Like, sobrang ganda pa rin nung hagod niya sa aking kilay. Pero on flick na siya. A little goes a long way kasi girl, yung unang kinuha mong product, buong eyebrows mo na yung sasakupin nun. Of course, kung may eyebrow gel, dapat meron ding eyebrow tint. So for the eyebrow tint, ito yung aking favorite or holy grail. This is the Nichiro Tinted Brow Gel in the shade brunette. So ang ganda nito guys, mura lang to, mga 238 pesos lang to. Ayan, girl. Ibe-blend lang natin ngayon using this pulley. So, girl, lilinisin lang natin yung edges ng ating kilay. And for that one, I'll be using this Features and Shades 2-Way Cake Foundation. So, ito yung ginagamit ko kasi sobrang yellow undertone niya and ang ganda niya pang highlight ng kilay. Girl, okay na yan. I-brush off na natin yung binake natin para maalis na yung excess powder. Ayan. So, ngayon, maglalagay na tayo ng contour and bronzer. So, for that one, I'll be using this LOL Bronzing Powder. So, ito sobrang mura lang nito. 88 pesos and girl, hindi siya nagbibiro. Sobrang pigmented niya. Oh, as you can see. Again guys, if you've been watching my videos, I like bronzing my face first before I contour it kasi for me it gives dimension sa aking face. So, mas okay siya, hindi siya yung or may gradient effect siya, hindi siya yung parang flat lang tingnan or may brown ka lang diyan sa gilid, ganon. Actually guys, yung favorite ko talaga na pang bronzer is yung Physicians Formula Butter Bronzer. Pero hindi ko kasi siya ma-include dito because hindi naman siya drugstore eh. Kasi hindi siya makikita din sa drugstore, diba? Well, for the blush and contour, of course, ito pa rin yung panggagamit nating pang-apply. Pero ito yung aking favorite. Ito yung Ever Apelena Advanced in the shade Rosy Cheek. So, Rosy Cheek yung napili ko because may gagamitin pa tayong ibang blush mamaya. But yung blush kasi nito, matte siya. And yung isa kong shade na meron nito is yung Golden Goddess. Before pala tayo maglagay ng blush on, mag-highlight muna tayo ng face natin. So, I'll be using again this Features and Shade 2-Way Cake Foundation in the shade Silk. So, ito yung aking favorite na nilalagay dyan sa under eyes. Na mas nagbibigay kasi siya ng brightening effect sa mata. Tapos, mas na-emphasize niya yung contour and bronzer natin. Ayan, as you can see. Proceed na tayo ngayon sa blush on. For the blush on, yung gagamitin ko is yung sa duo ng Ever Belena. And of course, my Holy Grail Chauvel Terracotta Blush in the shade number 1. Ito na ngayon. Ang ginagawa ko dito madalas is, diba, tatlong shades siya. Ginaganyan ko siya. And then, like that. Para may glow pa rin siya na binibigay. And sobrang bango kasi nito, besh. Jeez. Hindi lang siya eyeshadow, meron din siyang blush on, meron din siyang netong lip gloss. Pero, ito yung kay aking favorite talaga, yung mga eyeshadows kasi sobrang pigmented. Is, of course, yung brown. Ayan. Hindi ko nga alam kung anong style ng eye look ang gagawin natin. Lagay lang tayo ng concealer dyan sa lids natin. Maglalagay lang tayo nitong shade na to, itong pink shade. Hindi ko alam talaga kung anong gagawin ko. But let's try, let's see. Pink shade muna. And then, lalagay lang natin all over the lid na merong concealer na shade na to sa outer V.
itong shade na to, itong ating parang teal na glittery. Yan, dito sa gitna. Turquoise shade na yan sa ating waterline para mas maganda siya. Oh, so pigmented. Ating eyeliner. For the eyeliner, I'll be using this Avon, again, na the big graphic eyeliner. So, gusto ko siya kasi, girl, kita nyo, sobrang unique nung kanyang applicator. E, para siyang broad na pentel pen. Ganun siya. And hindi siya mahirap i-apply. That's why nagustuhan ko siya. Ito yung Mark line na the big graphic long wear liquid eyeliner. So, bago lang to. And currently ko lang din siya na-review sa channel ko. Yan, nakita niyo, sobrang ganda, sobrang black, sobrang matte black ng color, and sobrang bilis i-apply. I-try niyo talaga to, sobrang mura lang nito. Kung meron dyan marapit na Avon, i-try niyo to. So, ngayon, maglalagay lang ako, guys, ng eyelashes or false eyelashes, and I'll be right back. So, ngayon, guys, ayan na, I'm back. Nakita niyo, sabi ko, simple lang yung gagawin natin na eye look. Pero, girl, ayan na naman, hindi na naman siya naging simple. Pero, okay lang, maganda naman, diba? Holy Grail mascara na gagamitin natin is this Heroine Make na mascara in the shade Steady Brown and Black. So, for now, ang gagamitin natin is black. So, second to the last is highlighter. For the highlighter, I'll be using this EB Advanced Blowout Highlighter in the shade Strobe. Mayroon pang isa ang alam ko. May isa pang shade nito, yung parang gold, yung kanyang finish. Pero, ayan, ito lang muna yung ating gagamitin. Girl, of course, last is lipstick. For the lipstick, I'll be using this Maybelline Super Stay Matte Ink in the shade Pioneer. So, girl, tignan natin. Bagay kaya pag red? Parang hindi, pero tignan na lang natin. Girl, parang hindi bagay. Kuha ako ng iba nito na nude. I changed my mind. So, yung for the Maybelline, ito yung aking Holy Grail. Pero hindi kasi siya bagay sa look natin. So, ang gagamitin na lang natin is this Vice Cosmetics na favorite ko din naman. And Filinera. So, ito yung kanyang summer collection. Ayan, girl. Pala. So, iset na natin yung face natin using this MAC Fix Plus. So, ito yung aking favorite na setting spray talaga ever since high school pa lang. Ang maganda dito, nakaka-fresh lalo tingnan, tapos parang hindi foundation yung nasuot mo, gets mo? Parang second like skin lang yung foundation na nasa face mo, and hindi siya powdery tingnan. Tapos, nalalock pa niya talaga yung makeup mo na mas tumagal talaga all day. So there you go, guys. I'm back. So ayan na yung ating final look. Simple lang naman yung eyeshadow naman talaga. Nakita nyo naman. Pero yung medyo ano lang siya kasi bold yung ginamit natin. Pero in fairness, nagustuhan ko siya, match siya sa akin lipstick. And nakita nyo yan, yung luminosity ng face natin. That's because of the highlighter and the LA Girl Illuminating Girl. Yung foundation na ginamit natin. Tapos ang ganda pa ng lapat ng foundation natin, yung Flormor Matte Touch Foundation. So ayun guys, sana meron kayong natutunan dito sa video na to. And kung gusto nyo i-try yung mga products na ginamit ko, lahat siya available drugstore except for the two products na ginamit ko, which are yung Avon na Mark line and yung eyeshadow palette. So, that's it guys. I'll be ending this video and I hope you like this video. And if you did, please don't forget to hit the thumbs up, comment, and subscribe. Thank you for watching and I hope to see you on the next one. Bye, girl! So how this shit turn into Freaky Friday? But we got no choice but to turn this